welcome sa isa na namang edisyon ng Nuki Reacts. Itutuloy natin ang Mad for Each Other sa mga hindi nakakalam yung minamaraton natin sa ngayon. At sa mga mapapanood dito at hahanapin yung reaction video ko sa episode 3 and 4, yun po ay hindi i-ere dahil ayoko na siyang ulitin dahil hindi na legit yung reaction ko. Dahil nga dito sa mga punyetang SD card na ito. So yun, last time ang pinanood natin na episode 5, syempre episode 6 tayo ngayon. Nahuli na yung pervert sa community nila. Then, tinuturuan ni Wio si bidang babae ng self-defense, tas natuhod siya sa... sumakay sila ng elevator, tapos may naka-helmet silang nakasabayan. Hindi ko alam kung bakit. Wala naman siyang... Kung wala siyang maling balak, masamang balak, bakit suot niya yung helmet sa elevator? Naman alaman natin. So bago natin ito simulan, please hit like, subscribe, and the notification bell para may update ka sa mga palabas na pinapanood natin. Let's go! Magkakaroon ba tayo ng Ip Man scene? Yung nasa elevator si Ip Man, tsaka yung asawa niya, dala niya yung mga gamot. Tapos may ongbak siyang nakasabayan na assassin pala. Wala tayong Ip Man scene. Kuya, ba't ka naman kasi naka-helmet? Ano bang problema mo? What? Yung floor nila, no? Kamen Rider si Gago. Kamen Rider, ba't may kapa? Uya, pwede namang hindi isuot yung helmet sa elevator. Yes, tuturuan na niya. Na-realize niya, kailangan talaga ni babae. Drill sergeant ang po. May mangyayaring masama na naman kay Wio siguro. Totohanin na naman niya ni Man. Hinihintay ko lang masaktan si Wio ni Man. Warm up pa lang yun, animal. Bawin na. Imala, walang nangyari masama kay Wii. Nasaan si Wii? Napagkamalan si Wii. Sabi ni tang ina. Nilaglag niya ang puta.
Pagdududahan siya ng nanay niya, di ba? Selos ka lang, baon dinamot. Saan siya pupunta? Diyos ko, ito na naman. Mag-iimbestiga na naman ito ng nang walang permiso. Diyos ko, Lord. Wala ka nga permiso na mag-operate. Anak ng putya naman, Wiyo. Oh, may duda na to. Naku, Diyos ko, ito na naman si Gago, magsiseros na naman. Napaka-judgmental nung pagtingin ni, ano yun, ate. Ah, atakihin na sa galit si ate. Nga. Panghusga naman. Tsaka na naman pakialam mo kung saan siya pumunta. Wala naman kayo. Pati yung aso niya, walang loyalty sa kanya, di ba? Hindi lang ako tamad maglinis ng dumi ng aso eh. Kaya ayoko kumuha rin ng alaga kasi alam po yung sarili ko tamad din. Are you sure you're not lying? Wala daw siyang pakialam animal pero are you sure you're not lying? Ngayon pa lang siya mag-aayos ng gamit niya sa apartment. Ibig sabihin na nagiging komportable na siya sa kinalalagay niya. Nag-open up na siya dahan-dahan.
Yun yung kaso sa ex niya. Kung kailan naman nag-aayos, kung kailan naman komportable na siya doon sa apartment niya, no? Nag-aayos na nga ng gamit eh. Eh, ibabalik na naman yung mga inalis niya sa kahon. Hindi kaya maguluhan yung taxi, yung Grab, yung... Ay, Grab. Oo nga. Yung mga ganong klaseng services kapag ang ipinangalan mo yung ganong klase na pangalan ng ibang lugar. Obligado kang simutin ng Yakult. Sino hindi sumisimot ng Yakult? Tatampalin ko. Oh, puta. Ano style niya? Oh. Ha, ah, puta. May scenario pa siya sa presentation eh. Bilib sila eh. Oo nga, meron pala siyang special na sitwasyon kaya kailangan gusto niya mapalitan yung pangalan ng building. May tao sa labas. Bakit hindi kumakatok? Bakit hindi nagdo-doorbell? Putang ina. Huwag mong bubuksan, bauninam. Sumilip ka lang. Tapos parang bad boys pala. Nakatutok na yung baril dun sa ano. Mm-hmm. Grabe naman, sinusubukan yung code. Sino ang taong iyon? Sinusubukan ng code niya sa pinto. Nalaman natin yan sa susunod na reaction video natin sa Mad for Each Other. Unti-unti nang bumabalik yung past ni babae sa kanya. So kung paano niya harapin yun? Tatakbuhan ba niya? O harapin niya? Head on? So kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa channel ko, pindutin mo na yung subscribe. So na yan. I-like mo na rin at saka walang pilitan to, i-like mo na at saka tirahin mo na rin yung notification bell para may update ka sa mga palabas na pinapanood natin. Maraming salamat. Bye!